nga ba na nag-e-exist ang mga Anunnaki? Kung sila ay totoo, nasaan na ang ilan sa kanila ngayon? Kasakasama pa ba natin o wala na? Gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Pero bago ang lahat ng yan, mga Avengers, gusto ko lang kayong warningan dito sa isang Facebook page na kinukuha ang aking mga videos, nire-re-upload niya. Ito ay pete po, mga Avengers, hindi po ako yan. Ito pong original Facebook page ko po. At sana ay umabot tayo ng 10,000 followers at likers dito sa ating Facebook page. At what's up? Kumusta, mga Avengers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At kung first time pa lang, isubscribe mo na yan. Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-requested na topic. Walang iba po, kundi ang patungkol sa mga Anunnaki. Para po sa mga hindi nakakaalam, which is marami na sa inyo ang nakakaalam about this, my Avengers, ang mga Anunnaki po ay mga Diyos na mga ancient Sumerians. Pinaniniwalaan na noong unang panahon, sila ay pumunta dito sa ating mundo at sila ay galing sa isang planeta tinatawag na Nibiru. So, eto po mga Anunnaki ay mga alien, mga Avengers. Sila ay mga malalaking tao. At sila ay sinasamba ng mga ancient Sumerians sapagkat makapangyarihan at mas advanced po ang mga Anunnaki kumpara sa atin. Pinaniniwalaan na itong mga Anunnaki ay ang mga Sumerian gods of Mesopotamia. Ang Mesopotamia po sa kasalukuyan ay matatagpuan sa bandang Iran at Iraq. So kumbaga yung mga descendants ng mga Iranian at taga Iraq ay sumasamba po dito sa mga Anunnaki. Ngayon, itong Anunnaki, mga Avengers, ay mga Diyos nga sila, pero meron pang mas mataas sa kanila. Yun yung tinatawag na An. So, kumbaga, itong mga Anunnaki ay nanggaling po mismo kay An. Si An yung gods of gods at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang malaking katanungan, paano ba nalaman ng mga eksperto na nag-e-exist ang mga Anunnaki noong unang panahon? O baka gawa-gawa lang nila ang kwentong ito? Hindi po. Meron pong natagpuan sa mga clay tablet ng mga ancient Sumerians na mga detalye patungkol sa existence ng mga Anunnaki na nakita at na-translate ng mga eksperto. Noong araw po kasi, sa ancient Sumeria, wala pa silang mga papel at mga computer para isulat yung mga nangyayari sa kanila. Ang ginagawa po nila, nagsusulat sila at nagdo-drawing sa mga putik. At ang sistema ng pagsulat na ito ay tinatawag na cuneiform. Yung putik po, basa pa yan habang kanilang sinusulatan. Tapos kapag natuyo na yung putik, ay nagiging clay tablet na po ito, mga Avengers. At magpahanggang ngayon, na-preserve po yung mga clay tablet na yon. At nandun po yung mga detalye patungkol sa existence ng mga Anunnaki. At isa nga po sa Diyos na sinasamba ng mga ancient Sumeria at Mesopotamia ay itong si Enki. Si Enki po ay anak ni An na pinaka-Diyos ng mga Anunnaki. So sinamba ng mga tao noong unang panahon, particular sa Mesopotamia at Sumeria, etong si Enki, mga Avengers. At dahil po sa mga natagpuan na yon ng mga clay tablet, ay mas lalong naging curious ang ilan sa mga eksperto sa pag-aaral ng mga bagay-bagay o mga pangyayari noong unang panahon. At isa na po sa na-curious dito ay itong si Sikaraya. Sikaraya's teaching ay eksperto po sa pag-aaral ng mga nangyayari sa mga tao noong unang panahon, particular sa ancient Sumeria, ancient Egypt, at marami pang iba. Ngayon, mga Avengers, siya ay gumawa ng isang libro patungkol sa Anunnaki. Translate niya po yung tablet na natagpuan sa Sumeria. At ayon sa kanyang translation, totoo nga na merong mga Anunnaki na dumating dito sa ating mundo. At sila ay nakatira sa isang planetang tinatawag na Nibiru. Ang Nibiru planet ay planeta na kasama po natin dito sa solar system. Kumbaga, siya ay umiikot rin sa ating araw. Yun nga lang, sobrang tagal po ng kanyang revolution sa araw. Umaabot po ng 3,600 years ayon sa translation ni Sikaraya. Pero ang malaking katanungan dyan, mga Avengers, nasaan na ang planet Nibiru? Well, ang NASA po ay nag-release ng isang statement na itong planet Nibiru na tinatawag rin ngayon na Planet X ay hindi po nag-e-exist. Napanood ko po yung isang video at hindi ko po alam kung kailan tong video na ito, pero pinaliwanag ng taong ito na hindi po nag-e-exist ang planet Nibiru. Merong nagtanong kasi sa kanya na isang bata kung nag-e-exist ba ang Planet X or Planet Nibiru.
Sabi niya, ayon sa pag-aaral o pinag-aralan nila, sigurado sila na wala o hindi nag-e-exist ang planet Nibiru. Pero kung mababasa po natin ang mga comment doon, hindi naniniwala ang mga tao. Sila ay nagsasabi na ito ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking cover-up na naman. Well, tignan po natin. Kasi nitong mga nakaraang taon, mga Evagers, 2050, ang mga Caltech astronomers po ay nag-research dito sa isang planetang tinatawag na Planet X. Ang Planet X raw po ay matatagpuan nga malayong malayo sa atin at hindi na natin ito nakikita. Yung Pluto, yung Jupiter, yung mga Venus, yung Uranus ay nakikita pa ng mga telescope natin. Pero yung Planet X ay malayo na. Ito ay matatagpuan pagkatapos po ng planetang Pluto, mga Evagers. Ngayon, ang ginawa ng mga Caltech researcher ay gumawa sila ng isang modeling o simulation sa computer. Gumawa sila ng program na magpapatunay sa kanilang teorya na meron ngang Planet X. At ayon sa kanilang research, etong Planet X, mga Evagers, ay umiikot rin sa ating araw. Pero sobrang haba po ng panahon ng kanyang revolution. Umaabot po sa 10,000 to 20,000 years ang kanyang revolution. Kaya Planet X pa po magpahanga ngayon at hindi Nibiru ang tawag ng mga Caltech astronomers. Kasi ang planeta po ay ipinapangalan sa kung sino man ang makadiskubre sa kanya. Halimbawa nilang kung ako ay merong natagpuan na planeta na hindi pa natagpuan ng NASA o nino man dito sa ating mundo, ipapangalan po sa akin yung planeta na yon. So mangyayari, ang pangalan nun ay Evad Planet. So malamang sa ngayon ay nag-iisip na kayo kung saan galing ang pangalan ng mga planetang Venus, Uranus, Jupiter, Pluto at marami pang iba. Actually, yan po ay galing sa Roman mythology. Noong unang panahon, na-discovery na ng mga Romano ang mga planeta na yan kasi nakikita na po nila yan. So pinangalan nila sa kanilang mga Diyos o Diyos-Diyosan etong mga planetang ito. Halimbawa na lang, ang Mars po ay God of War. Ang Mercury ay isang fast messenger, very fast messenger ng mga Diyos. At etong Venus naman ay Goddess of Beauty and Love. Sa kaso po ng Earth, hindi po ito ipinangalan sa Roman gods. Ito ay galing po sa isang lumang German language na ang ibig sabihin ng Earth ay ground. Kung sakali mang mapapatunayan na totoo ang Planet X ayon sa teorya ng mga Caltech astronomers, ito na marahil ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na totoong nag-e-exist ang mga Anunnaki o yung Planet Nibiru. Pero mga Evagers, kung totoo man na nag-exist ang mga Anunnaki at sila ay pumunta dito sa ating mundo, ang tanging paraan lamang para sila ay makapag-travel ng mabilis galing sa Nibiru papunta sa Earth ay sa pamamagitan ng tinatawag nating planet alignment. Noong mga nakaraang buwan po, pumunta ang maraming spacecraft sa Mars dahil po nangyayari yung tinatawag na planet alignment. At ito ay nangyayari lamang every 2 years, mga Evagers. So sinasamantala ng mga scientist ang pagkakataon na ito dahil mas malapit ang Mars sa Earth. At marahil, etong planet Nibiru ay lumapit rin sa Earth noong unang panahon dahil sa planet alignment. Halimbawa na lang, eto ang Nibiru o yung planet X. Tapos eto naman yung Earth. Ngayon, etong Nibiru, mga Evagers, pinaniniwalaan ng mga Caltech astronomers na ito ay ikot sa araw sa loob po ng 20,000 years. Yun po yung maximum na ikot niya. Tapos eto naman tayo, ang Earth, iikot po tayo sa araw sa loob ng 365 days lang. Kung ang Planet X ay umiikot ng 20,000 years, ang mangyayari po dyan, kung hahatiin natin yan sa apat, mula dito papunta dito, yan ay 5,000 years. Okay? So pag galing siya dito, papunta dito, 5,000 years ulit. Mula dito, papunta dito, 5,000 years na naman. Tapos mula dito, papunta dito, 5,000 years. Ang total po niyan ay 20,000 years. Nung nangyari po yung planet alignment, pagdating na pagdating pa lang dito ng planet Nibiru, nagkakaroon na ng planet alignment. Siya dumating dito, nag-travel siya, galing dito, papunta dito, meron ng planet alignment na nangyayari. Okay? So hanggang dito po yan. So sa geometry po, meron tayong tinatawag na radius sa circle. Ito po yung radius. Ito yung linya galing dito sa side ng circle, papunta dito sa pinakagitna ng circle. So ang tawag po dyan, radius. Yung mga line na yan,
radius. Pag isang linya na yan ay tinatawag na radius. Mula sa gitna, papunta po sa pinakagilid ng circle. Ngayon po, ang plot twist dyan, lahat po ng mga linyang ito ay equal lang sila sa isa't isa. Ang distansya nila mula dito papunta sa gilid ng circle ay equal lang o pare-parehas lang. Halimbawa, ito ay 1 kilometer, ito rin ay 1 kilometer din. Lahat po yan, pare-parehas lang. Ngayon, kung titignan po natin dito sa planet alignment, so yung moment po na dumating ang planet Nibiru, banda dito, nangyayari na yung planet alignment. So malapit na siya sa Earth sa mga panahon na yan. At magtatapos po yan, banda rito. Etong mga panahon na to, yan mula dito papunta dito, yan po yung panahon na merong planet alignment ang Nibiru at ang Earth, mga Evadgers. At ang distansya po sa loob ng region na ito, ayan, ay pare-pareho lang mga Evadgers. Kasi yung mga yan ay mga radius rin po. Ayan, radius yan, radius ito, radius yan. Lahat po yan mga Evadgers, radius yan. Okay, or radii. So, kung magta-travel ang mga Anunnaki sa loob ng panahon na ito, ay malapit po sila. As in, sobrang lapit nila sa Earth. Ito lamang yung pagkakataon na sila ay posibleng makapag-travel sa ating mundo. So kung titignan po natin mabuti ito mga Evadgers, mahaba yan. At ito ay aabot ng mahabang taon. So nangyari po yung planet alignment, mahabang taon po ang tinagal nun. At ito ay mga nasa 2,500 to 3,500 years. Bakit po? Kasi mula dito, papunta dito, aabot po ng 5,000 years. Ayan, dito, papunta dito, 5,000 years. Assuming na 20,000 years yung revolution ng Planet X. Kaya, kung ikaw ay mula dito, papunta dito lang, mga nasa 2,500 years lang yan to 3,500 years. So, matagal rin na panahon na naging malapit ang Planet Nibiru sa Planet Earth. Kumbaga, sa mga panahon na yun, nagta-travel pa balik-balik ang mga taga-planet Nibiru sa ating mundo. Pero ako hindi naniniwala na sila ay mga Diyos, mga Evadgers. Bakit? Eto po, the moment na sila ay lalayo na sa Earth, halimbawa sila ay napunta na rito, mahirap na kasi sobrang layo na po niyan. So mahirap na mag-travel. Kung meron silang mas advanced na technology, mas makapag-travel sila ng mabilis at buhay pa silang makakarating sa Earth. Pero kung hindi ganun ka-advance ang kanilang teknolohiya, kalahati pa lang nito, patay na sila. Kasi thousands of years or light years ang aabutin po ng pag-travel mula dito papunta dito. So nangyari, palayo sila ng palayo hanggang sa hindi na sila makakapunta sa Earth. Kapag andito na sila, mas malayo, dito, mas malayo, palayo sila ng palayo sa Earth hanggang sa sila ay tuluyan nang nawala at imposible na sila ay makabalik sa ating mundo. So, isa lang po ang nasisigurado ko dito sa mga Anunnaki, base doon sa aking explanation. Sila ay hindi mga Diyos. Kasi kung sila po ay Diyos, kaya po nilang mag-instant transmission o mag-transport mula sa napakalayong lugar papunta sa ating mundo. So, dahil sila ay merong limitasyon, malamang sa malamang, hindi sila Diyos. At sila lamang ay mga beings na mas advanced sa atin. At kung totoo man yung mga patunay ng mga ancient Sumerians na sila ay dumalaw dito sa ating mundo, nasaan na yung iba sa kanila ngayon? Nandito pa ba? Isa pa sa malaking katanungan, what if muling magbabalik ang mga Anunnaki? Ano ang gagawin natin kung sakaling sila man ay totoo? At paano kung nakasulat rin sa history ng mga Anunnaki doon sa kanilang planeta na sila ay naka-encounter ng mga tulad natin at tayo ay ginawa nilang alipin? Tapos sila ay magiging curious at muli nila tayong babalikan. Ano kaya ang mangyayari? At sa susunod na vlog mga Evadgers, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga solid na ebidensya na magpapatunay na totoong nag-e-exist ang mga Anunnaki. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas! Peace out! Boom!